Mariing pinabulaan na ni Sian Lim ang fake rumor na pinag-uusapan ng netizens kaugnay ng breakup nila ng ex-girlfriend na si Kim Chu. Nagkaroon ng ingay ang isyo sa steak dahil, di umano. Nagluto pa si Sian ng steak para kay Kim, kumain, at dapat daw nilang tapusin ang 12 taong relasyon nila. 23 ng Disyembre taong 2023, inihayag ni Kim, kasunod ni Sian, na sila ay naghiwalay. Sa panayam kay Marinel Cruz ng Philippine Daily Inquirer na lumabas kahapon, 19 Mayo taong 2024, napag-usapan ang 15 taon ni Sian sa showbiz bilang aktor, direktor, at manunulat. Pati na rin ang kanyang mga karanasan hanggang sa kanyang kasalukuyang estado. Hindi rin niya maiwasang hanapin ang breakup nila ni Kim. Paano niya nakayanan ang pagtatapos ng 12-year relationship nila ng ABS-CBN actress? Ayon kay Sian, ang kanyang ina na si Mary Ann ang kanyang katuwang para gumaling sa sakit na kanyang nararamdaman. Sinabi niya, "Ang aking ina. Pinayuhan niya ako na lumayo sa mga balita, mula sa lahat ng mga platform ng social media, dahil ang mga bagay ay nagiging masyadong wala sa kamay. She also advised me not to mind all the fake news and the things people are saying about me. That deep inside, we know the truth and that's all that matters." Sinabi din niya na kung gusto ng mga tao na paniwalaan ang lahat ng ito, kung gayon wala akong magagawa tungkol dito. "Siya ang aking sandigan, ang aking haligi, ang pader na aking sinasandalan. Kahit hanggang ngayon, ang swerte ko na siya ay isang malakas na babae. Maaaring nasira ang ibang tao dahil sa mga nangyayari. Nakakasira siya, mga below the belt na mensahe, kahit na mga pagbabanta. Sa ilang kadahilanan, nakuha ng mga tao ang kanyang numero." Dagdag pa ni Sian, naaawa ang kanyang pamilya sa issue. "Aniya, gusto ko lang ipaliwanag ito ng mabuti at bigyan ito ng ilang konteksto para maintindihan ng mga tao. Yung mga fans namin, hindi ko na tinatawag na fans kasi eventually naging friends namin sila. Naging family sila, may number ng mom ko. For the past 12 years, okay naman kami. Lagi na lang siyang text-away sa followers namin. All of a sudden, this happened, Kim and I broke up. Hindi ko lang maintindihan kung bakit ang mga taong ito na kilala natin ngayon ay gumagawa ng paraan para magsalita ng masasakit na salita sa aking ina. Para saan? Nagbigay kami ng dahilan ng split. Yun lang. Kunin mo na lang yan. Hindi na kailangang makipagtalo. We were very sad, of course. These were people we trusted. We considered them family. My mom had to change her number. Hindi na namin ito pinag-uusapan sa bahay. Sinasabi niya lang sa akin, basta alam namin ang totoo, hindi namin kailangang makipaglaro sa kanila." Pagkatapos nito, sinagot naman ni Sian ang tungkol sa fake rumor na lumabas sa vlog ni Oji Diaz. Ayon sa kwento ni Oji, nagluto si Sian ng steak kay Kim. Excited na raw si Kim na ipagluto ang kanyang ex-boyfriend. Pagkatapos daw kumain ni Sian, doon niya sinabing maghiwalay na sila. Sa panayam ng Inquirer, mariing itinanggi ni Sian na may ganoong eksena. Sabi ni Sian, "Walang katotohanan. Nakakabaliw. Hindi ko makita kung saan nanggagaling. Dahil ba ginagamit tayo ng mga tao para sa libangan? I cannot orchestrate that," he emphasized. "Hindi ako ang nagpasimuno ng breakup. Lahat ng fake news na ito, lahat ng mga karagdagan na ito, ay sobra-sobra na." May lumabas din kaugnay sa pagkakatuklas ng netizens sa bagong relasyon ni Sian sa film producer na si Iris Lee.
Tinawagan daw ni Sian si Kim para sabihin na pwede i-announce ni Kim na may bagong girlfriend na si Sian. Nilinaw ni Sian na talagang tinawagan niya si Kim tungkol sa kanilang breakup. Ngunit sinabing ito ay nasa ibang konteksto kaysa sa balita. Paliwanag ni Sian, noong unang dumating sa akin ang kwentong ito, hindi ko naintindihan, to be honest. Wala rin namang katotohanan. Pero ito ang sasabihin ko, ang totoo ay tinawagan ko talaga si Kim. Noong naghiwalay kami, iba't ibang kwento ang lumalabas. May mga party na sadyang nagiging maingay. Ito rin ang panahon na nagsimula ang pamilya ko na makakuha ng mga mensahe na below the belt. Kung maaari akong magbigay ng isang halimbawa para sa kapakanan ng konteksto. Mayroong isang pagkakataon na sinabi nila, sana mamatay ang iyong lola. Dinala pa nila ang kanyang cancer. Ito ay mula sa isang supporter na kilala namin at kalaunan ay naging parang pamilya. Nawala na ito sa kamay sa loob ng 2 linggo mula noong naghiwalay kami, kaya kailangan ko siyang tawagan. This was around November. I was actually begging Kim, saying we should release a statement na we've already went our separate ways, na we separated in good terms and without shouting. Siyempre, may mga luha, pero walang masamang tinapay. Sabi ko, pwede bang ilabas na lang natin? Maraming tao ang kinakaladkad dito, pati nanay at lola ko. I begged her that both of us could release a statement. Pero sabi niya hindi pa kasi press launching ng series niya. Sabi ko, "But this is not work-related. It's personal. Iyan ang katotohanan nito. I don't want any conflict between us. Ang intention ko ngayon is to tell the truth. That I called to beg her, but she said, in time." I guess by that she meant late December, before Christmas. I don't know why they decided for us to do it then. I was just glad that we both got to release statements. I guess some people, whoever they are, want us fighting. We haven't spoken after I begged for the statement, but we are on good terms. From the time we separated, we were okay. May 2, 2024. Kinumpirma ni Sian na may namamagitan nga sa kanila ni Iris sa eksklusibong panayam niya sa Esquire Philippines. Inusisa ng online magazine si Sian kung may katotohanan ang mga naglalabasang espekulasyong may relasyon sila ni Iris. Diretsong sagot niya, "Yes, I'm seeing Iris. Just to clear everything. To clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy." Sabi ni Sian sa Esquire Philippines. Nagdesisyon siyang magsalita halos 5 buwan matapos ang kontrobersyal na announcement ng breakup nila ni Kim. Ito raw ay upang bigyang linaw ang mga haka-haka sa dahilan ng paghihiwalay nila ng dating nobya na wala naman daw katotohanan. Huwag kalimutan mag-like, comment at subscribe sa channel na ito for more showbiz updates.